Hello po, good morning po muli sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Naway nasa mabuti pong kalagayan ng lahat at bawat isa. Patuloy na taglay ang buhay at kalakasan. Welcome pong muli dito sa TNT Kitchen. At ngayon po ay magluluto tayo ng tinolang manok. Narito po ang mga ingredients, ang atin pong manok. Ito po ay chicken wings, 900 grams. Ang atin pong bawang sibuyas luya. Siyempre po ang ating papaya. Then, sili pong maangang, green pepper. Ang atin pong dahon ng malunggay, siyempre po ang ating paminta, ang ating gagamitin magic sarap na dagdag panlasa, siyempre po ang ating ding pangalat, mamaya po hindi ko na po kukuhanan, siyempre po at saka ang mantika. Di nakasalang na rin po ang ating kaserola na paglulutuan, naka-on na rin po yung stove. Po, mainit na po ang ating kaserola. Pwede na po natin lagyan ng mantika para po makapag-isa na tayo. Papainitan lang po natin muna ang ating mantika bago po tayo mag-isa ng bawang, sibuyas at saka puluya. Ito po, mainit na po ang ating mantika. Pwede na po tayong mag-isa ng ating sibuyas. Lagi po natin unahin ng sibuyas para iwas sunog po ang ating bawang. Po. Lulutuin po natin mabuti ang ating sibuyas, bawang, then yung pong luya. Para po mabango, malasa sa karni. Ayan. Lagyan po natin ang ating bawang. Ako po, pwede ko na po kasi itong pagsabayan yung pong bawang at saka po itong luya. Tapan lang po muna natin habang niluluto po natin ang ating sibuyas, bawang at saka po yung luya. Para po madali tayong magluto, meron po akong separated na pinakuluan na po na tubig. Mainit na po siya. Para mamaya po kapag iginigisa natin yung bawang, sibuyas, luya, sasama natin, susunod natin ng manok. Then, igigisa rin po natin, pagluto na po yung manok, igigisa rin po natin yung ating papaya kasama po yung manok. Hindi po muna natin lalagyan ng sabaw. Saka po natin lalagyan ng sabaw kapag po luto na yung papaya. Para pang iginigisa po natin yung papaya doon sa may manok, magkakaroon din po siya ng lasa. Ito po, igisado na pong mabuti yung ating bawang, sibuyas, saka po yung luya. Ngayon po, pwede na po natin ilagay itong ating manok. Lagyan na rin po natin ating paminta. Susunod po natin ang ating asin po, depende po sa ating pangalat, panglasa. Pero mas mainam po dito kasi wala pang sabaw. Medyo alatan po natin para kapag naglagay po tayo ng sabaw, magko-compliments din naman po ang lasa ng alat.
ilalagay ko na rin po ang ating magic syrup. Bale, 2 kutsarang asin po yung inilagay ko. Then, takpan po muna natin. Ginigisa na po natin ang ating manok. Pwede pong haluin po muna natin. Check po natin, baka po dumikit sa ilalim. Pero ito po ay hindi naman dumikit. Gigisa po natin yung manok dahil ito naman po ay chicken wings at hindi naman po siya frozen ng iniluto. Pwede na po dito na 10 to 15 minutes po na medyo medium heat lang po. Nalulutuin po natin yung manok. Basta po kulob lang siya, wag po tayong halo ng halo para iwas durog po. Pamaya-maya po babalikan natin after 10 to 15 minutes. Ito po, babalikan po natin ang ating tinolang manok. Pwede na po ito. Pwede na po natin i-disarin ng ating papaya. Isang halo lang po tayo. Saka paalala lang po, kapag po naglilinis tayo ng manok, ang ginagawa ko po ay nilalamas ko po sa suka. Then, at saka ko po babanglawan ng mabuti. Then, after po nyan, bago po tayo mag-isa, make sure po na napatiktikan pong mabuti para kapag nagigisa po tayo, hindi siya nagtutubig. Para yung bawang sibuyas, luya, kapag nagisa tayo, is naninikit po dun sa manok. Hindi po siya yung tingining malansa na parang nagtutubig, nagigisa pa lang tayo, is matubig. Kailangan po napatiktikan o dry po na mabuti yung manok bago po tayo mag-isa. Yun lamang po. Salamat po. At pamaya-maya po, kapag medyo luto na yung papaya, babalikan po natin. Ngayon po ay pwede na po natin dagdagan ng pinakulong tubig para po magkaroon na po ng sabaw ang ating tinolang manok. Pero ito po ay puro chicken wings lang po. Sasabuan po siya natin ng 1 liter. May unti pa. Then kapag po kumulo, ilalagay po natin ang ating sili. Hello po, kumukulo na po ang ating tinola. Pwede ko na pong ilagay itong ating sili. Ito po, optional lang ah. Nilagyan ko po siya ng siling maanghang. Kasi gusto po namin yung medyo maanghang-maanghang na sabaw. Kaya nilagyan ko po siya ng talagang siling siling labuyo kung tawagin sa Tagalog. Para po maanghang. Nilagyan ko po ng ilang piraso para po masarap ang higop ng medyo maanghang na sabaw. At kapag po naluto na yung sili, ilalagay na po natin yung ating malunggay. Hello po, at ngayon naman po ay titikman natin. Ito, kumukulo na po. Tignan po natin kung ano yung lasa. Okay po. Masarap. Tamang-tama po ang lasa. Pwede na po nating ilagay ang ating malunggay. Ang ating pong daon ng malunggay. Sa pagluluto naman po ng tinola, kahit po talbos ng sili, is po pwede pong ilagay as replacement po sa ating malunggay. Ito pong malunggay na ito ay nabili ko po rito sa store.
labing isang tangkay po nagkakahalaga po ng 70 pesos. Yun naman pong papaya, isang papaya, almost 1 kilo po, nagkakahalaga po ng 100 pesos sa Philippine peso po. Yan po. Samantalang sa Pilipinas po, ay lalabas lang po tayo ng ating mga bahay, sa ating pong mga bakuran, sa ating backyard gardening, mayroon na po tayong makukuhang papaya o iba't ibang klase ng gulay na mga kailangan natin. Minsan nga po sa ating mga bakuran, meron pong puno ng malunggay. Libreng-libre po, pipitasin lang po natin. Ayan po, kumukulo na po ang ating tinola. Pwede ko na pong i-turn off yung ating gas stove, pero hindi ko po muna bubuksan para mas makulog pa po yung init. Maluto po yung ating dahon ng malunggay. Ang dahon naman po ng malunggay is sandali lang maluto. Kaya ito po, i-turn off ko na po yung gas stove at po pwede na po yung ating chicken tinola. Ayan po, pamaya-maya po babalikan natin mga after 5 minutes at titikman po muna natin uli. Magsasandok po tayo sa isang bowl. Ito po, luto na po ang ating chicken wings tinola. Ito, try po natin magsandok sa isang bowl. Hello po, heto na po ang ating finished product na chicken wings tinola. Salamat po sa Diyos. Busog-lusog na naman po tayo dito. Makakalimutan na naman po natin ang pagda-diet. Salamat po sa Diyos. At sa inyo po mga kaibigan, mga kapatid. Sa muling pagkikita-kita po, welcome na welcome po kayo dito sa TNT Kitchen. To God be all the glory po. Salamat. God bless.